ready? Try natin i-install tong bottom bracket na Zongya ang brand na bili ko sa Shopee. Pakita ko na lang sa inyo yung kung magkano. So, bottom bracket to para dito. Tingnan natin kung magkakasya siya sa mga classic na bike. Then, ito play bikes. So, may kanya-kanyang mga sukat yan eh. So, tingnan natin yung mga bagong labas ng mga bottom bracket eh. Kung may install natin siya dito. Ito. Bumili tayo ng isang set na ganito. Magamitin natin ito sa pagtanggal ng... Ito lang gagamitin natin yan sa... Ito. Dalawa lang. Size 14 to. Size... Ito. Ito. 14. So, lalagyan natin to. Ganto siya. Very carefully. Sabay, push. Ipupush niya ito. Maganda may ganito ang tools para hindi na pupersa ito. Ako kasi pinupukpok ng iba na ito eh. Ito, 28 years na ito kasi, kaya hindi pwedeng pwersahin ito. So, ito lang. Push na siya. For 28 years ngayon ko lang ulit siya tinanggal. So, sabi mo dito. So, papansin ito. Palubog na siya. So, palubog na siya. Yan na nagpapas ng tumutunog. Ito, pa-counterclockwise para mag-release. Sa plate plato niya sa driver side, kita niyo naman no, kalaho niya sa 28 years hindi ko pinanggal yan, ngayon ko palang siya tatanggalin. So kita niyo magagalaw niya siya, ang tunog niya pag ipinipedal mo gano. Ganyan. Ganun. So, pa-clockwise naman ang pag-loose niya dyan. Pa-clockwise. Natin siya.
Ito naman, tatanggalin mo lang yan. Pa counterclockwise lang naman yan. Palawag na siya, oh. Linisin natin siya. Tingnan natin kung sana kumasya itong ano, brand, itong bottom bracket na mga new releases ngayon. Kasi ganito wala. Wala pa nung ganito yung panahon dati. So, compare lang natin siya. So, ito yung bottom bracket na ngayon. Ito yung dati. Pag hindi gumana, hindi siya, ito, pag hindi siya mag-fit, babalik ulit natin to. Or palitan na lang natin ng bago. At, pero sana mag-fit to. Itong bagong mga release na bottom bracket. So, release bearing na yan. Sealed bearing na siya. So, so ganda to. So, gagrasahan natin siya. Gagrasahan natin ng konti yung mga tricks. Pati doon sa kabila. So, pati ito. Tricks lang. So, ito na yung moment of truth. Kung kakasya pa to, dito. Yung sa thread, tsaka yung laki. Sana kumasya siya para sulit. I-try mo natin i-check kung same feel. So, kita ko naman dito eh. Same yung pagka-thread nila eh. So, tingnan natin kung may insert natin. So, same lang naman yung laki. So, same lang siya yung laki oh. So, siguro naman mapapasok natin yan sa ano. Itong tool na to para dito sa bottom bracket. Mali pala yung pag-ikot mo kaya ayaw pala pumasok. Dapat counterclockwise pala, hindi pa clockwise. So, counterclockwise pala. Ito, yung panlock dyan. Pero mamaya natin ito todo lock. So, pasok natin ito sa kabila. So, dito naman sa non-drive side, iba siya. Clockwise naman siya. Ilalagay ko na rin yung dating lock niya dito. Lagay ko na lang yung dating lock niya dito. So, lock na lang natin dito. Tingnan na dito. Oo mo. So, ito na siya. Maganda na siya. Hindi na siya kaganda dati na nag-wobble. Bumili naman kayo ng bottom bracket kasama na talaga siyang bolt. Make sure na maganda yung pagkakaipit niya dito pagkalak niya. Okay na okay siya, na-install siya, pwedeng-pwede siya. So, okay na okay. Pinagpalitan. So, tumagal siya ng 28 years din kasi chinek ko Shimano yung brand niya. Original Shimano. Dati mura pa na ito. Yung 45 pesos lang yata ito dati. Basta hindi ito lalagpas na 100. 45 pesos pa ito nang dati. Shimano brand na ito ha.
So kaya tumagal siya ng 28 years dahil original siya si Shimano. So that's all for now, and if you like this video and you learn from it, don't forget to subscribe. Peace out. Get ready.